Kai Sotto nagliyab pero hindi sa laro mga bro kundi sa bench. Ayaw pa din pagkatiwalaan ni CJ Bruton kaya naman bangko pa din si Kai Sotto. Second game ng Adelaide 36ers sa ginaganap ngayon na NBA Blitz. Mainit na pinag-usapan kahapon si Kai Sotto uol sa naging pahayag niya sa SBP. Isa si Kai sa mga PBA o Pinoy Ballers Abroad kaya naman todo din ang suporta niya sa kapwa Pinoy nating naglalaro sa ibang bansa. Well, balik na ulit tayo sa laban opening quarter mga bro. Maagang naghahabol ang team ng Adelaide. Lumamang ng 9 points ang Jack Jumpers pero mabuti na lang. Nagkaroon ng big run ang Adelaide kung saan pinangunahan yan ni Antonius Cleveland na kumana ng 19 points na may almost perfect shooting pa sa field. Dahil sa kanya, biglang kontrolado na ng Sixers ang laban, 27-22. Pero yun nga lang, wala pa ding tiwala si Coach CJ Bruton dito sa bata natin mga bro dahil hindi man lang naipasok. Kaya naman tamang tagapalakpak muna itong si Kai. Start of second quarter, dito na ipinasok si Sotto. Sa pagpasok niya, kiskisan agad sa ilalim. Pinakita din ni Kai yung presensya niya pagdating sa depensa. Yun nga lang, natawagan ng goaltending yung isa pa sana niyang supalpal. Makakapuntos na sana si Kai mga bro pero natawagan pa ng traveling. Dismayado si Kai Sotto dahil hindi man lang siya nag-init sa loob ng court, inilabas agad siya ni CJ Bruton. Nasayang lang yung hinihiling ni Kai na mas magtiwala itong coach ng Adelaide sa kanya mga bro. 1 rebound, 1 block at 1 turnover lang ang naitala ni Kai Sotto sa first half. 48-45, bangat pa din naman ng Adelaide. Entering of third quarter, muli na namang uminit ang upuan ni Kai Sotto sa bench. Pero kahit papano, hindi tulad ng first quarter, nakalangap pa din naman siya ng playing time kung saan under 3 minutes siya ipinasok. Pero kapansin-pansin pa din mga bro na hindi talaga ganun kasolid yung post-up move nito. Dahil nauuwi lang sa awkward shot o kaya natatapik lang ng kalaban. Kaya naman sa sobrang frustrated, nanunulak na lang ang bata natin. Natapos ang third quarter mga bro, na bokya pa din itong si Kai Sotto. 71-64. Well, fourth and final quarter mga bro, naglaro lang ng saglit si Kai pero inilabas din makalipas lang ng isang minuto at hindi na pinabalik pa ni Coach CJ Bruton. Kahit nakuha ng Adelaide 36ers ang panalo mga bro, sobrang limitado naman ng playing time ng ating pambato na si Kai Sotto. Naglaro lamang siya ng 8 minutes kung saan nakapagtala lamang siya ng 2 rebounds at 1 block at may kasama pa yung 2 turnover at bokya naman pagdating sa puntos. Talagang ayaw pa din siya pagkatiwalaan ni CJ Bruton mga bro kahit nagbigay na to ng pahayag na mas bigyan siya ng mahabang playing time at magtiwala lamang sa laro ni Kai Sotto.